Welcome back guys sa ating channel Stock Play. At bago natin pag-usapan ng mga blue chip stocks ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakipress na rin po ang bell button para palagi kayong manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. So before that, so meron po tayo ditong bagong update, ano? So we have here stock request for Sunday. So comment down. So yun nga lang, walang nag-comment, iisa lang guys, no? Ayan, si Sir Raul Wahe. Okay, shout out po sa'yo. So ang request niya is DMC at saka PHR. So since yung ating topic for this day, hanggat hindi pa dumadating yung bagyo, is blue chip, ano? So ayan, unahin natin si DMC since wala pa naman ata tayo eh. DMC, ayan, so meron akong kodigo. Ayan, so DMC wala pa. So let's start with DMC. Since si DMC is, tingnan natin, ito kasi yung mga list nung blue chips, pero sa Pesobility kasi hindi siya updated eh, no? Ito si SEC kasi is napalitan na ni EMP, no? So si DMC kasama rito yun eh. Ayun, no? Ito siya, DMCI or DMC. Okay, so let's start with DMC. Ayan, let's start with this one. So parang nag-iba yung interface ng ano ngayon, ano? Investagrams, parang nag-ano sila guys, nag-update. Ayan, no? Medyo gumanda, no? Okay, so good. Anyway, let's start. Ayan, so nag-update niya sila. Good. Good job. So, let's start with DMC. Okay, sa part na to, kung papansinin natin, so nag-rally dito and nag-retest sa 200-day moving average si DMC. Okay, so nag-breakout. Breakout here. So, yun nga lang, nauntog dito sa may horizontal resistance natin. Kaya kung titignan natin, siya ay binuhusan pababa. So, tignan natin sa Tuesday if siya ay makakapanik upside, no? So, what if kung hindi? So, possible, dito siya malalaglag sa may 4 pesos. Dito guys, sa may ano natin, ano? Sa may horizontal support. 4 pesos guys, ayan na. Okay, malapit doon. And then meron tayong support eh. Ayan, si 50 at si 100-day moving average. Okay, so pwede rin natin gamitin support yan, pero mas matibay ito, syempre, si horizontal support. So what if kung makakapanik? So dapat kasi basagin niya to eh, si 4.7 pesos eh. Okay, so dapat makapanik siya rito. Ayan, para maging safe si DMC. So since nag-retest dito, tapos okay, parang fake out eh, no? So dito nag-close sa baba, pero still possible pa rin naman. And then i-check natin mamaya sa kanyang mga indicator kung meron bang pag-asa, no? Tapos ayan, kay cloud, since siya ay nasa taas ng cloud, so possible nga, no, na ito ay makapanik upside. Ayan, super ganda ng ano, no, ng interface natin ngayon kay Investa. Good job, good job. And sa part na to, kung titignan natin, malapit na rin si 200-day moving average at si 50-day moving average, no?
na magkaroon ng Golden Cross. So I think baka ano to, dito ano, by December. Ayan, so sana. And ayan sa kanyang RSI. So kung titignan natin to, we have here a pullback. So grabe pullback na to, guys, ano. So series of lower highs, high tapos lower high, then lower lows, low tapos lower low. Okay? And sa part na to, tingnan natin kung siya ay mag-flip pataas. So based dito, guys, so magiging support natin na medyo matigas here is, so i-check natin sa possible dito. Ayan, so dito, guys, support. Okay. Tapos ayun, ano nangyari dito? Ayun, nag-iiba. Yun. Diba tayo mga, ayan, green, ano? So, this is the first support sa ating RSI kay DMC. Ayan. So, kung mag-hold possible, magbabounce ulit dyan. If mag-hold dito, bounce. Okay? So, pagka hindi, yun lang, delikado, no? Kasi medyo malalim na yung magiging ano na to, support. Yeah, so more likely. Yeah, so parang dito eh. Meron dito, guys, eh. Yeah, sa part na to. Okay, series of touches dito eh. Ayan, okay. So let's proceed kay MACD. So yun nga lang, kay MACD medyo groggy to si DMC, ano? So bakit natin sinabing groggy? So based dito, guys, we have here a bearish crossover, which is not good. Tapos sa kanyang histogram, nag-flip na from bullish to bearish, no? From bullish, ayan, sa positive area, then bearish, okay? So, this one is bearish. At especially, kung siya ay mag-print out ng lower lows. So, since meron pa lang tayo isang low dito, so, pagka nasundan pa yan ng isang lower low, yun ang delikado kay DMC. So, tignan natin, ano, sa Tuesday. And sa kanyang OBV, so, let's try to check this one. So, tignan natin kung merong, ayan. So, meron siya ditong trend line, guys, ano, since noong July. So, since noong July 8, okay, so more likely dito yun eh. Okay, so binuhusan siya, no? So we have here a big dump. Tapos sideways paakyat siya, no? Ayan. Rally, tapos sell off. Bounce, rally ulit. Sell off. Rally, sell off. Bounce. Okay, tapos ngayon siya ay andito, guys. This is good, ano? This is good in the sense na siya ay nagkikreate ng higher lows. Low, higher low, higher low, higher low, higher low, okay? Higher low. And sa part na to, guys, this is very crucial. So pagka nag-hold, bounce to, for sure. So what if kung hindi mag-bounce? So yun ang delikado, no? Kaya be prepared, guys, kay DMC, kasi possible din na hindi siya mag-hold dito sa may uptrend line niya. Ayan, so tignan natin kung siya ay magba-bounce or hindi.
save natin to. Ayan, km wide. Tapos, so yung next natin, ayan, so tapos na kay Sir Wahe, shout out Lodi sa'yo. Tapos dito na tayo sa possibility, ano, since blue chip yung ating usapan. So yung next natin ay si AEV. Ito si Aboitiz. So tignan natin to, si Aboitiz, mga blue chips natin sa stock market. AEV, ano? Okay, so wala pa naman tayong AEV. Ayan, so meron ako Codigo eh. Ayan. So right now, okay, parang na-reset yung ano eh. Hopefully hindi na-reset yung mga ano natin, ano, yung mga drawings natin sa mga top trending stocks para di na tayo uulit. Ayan, kasi nag-update sa investing, yung ko lang napansin, ano, medyo gumanda yung kanyang interface. Ayan, sa charting. So based dito kay AEV, so itago muna natin yung mga moving averages niya. Okay, so itago natin yung pati si Cloud. So based dito, okay, still, okay, pababa siya, no? Since noong 2016, series of lower highs to. So nag-top out dito noong 2016 July. So we have here high, tapos top out 2018, lower high, top out ulit 2019, lower high. Okay, tapos top out ulit dito 2020, lower high. So based dito, this one is bearish, ano, ayun, no? Series of lower highs and lower lows, no? Low, low, lower low, tapos lower low dito sa part na to. And let's try to figure out kung saan yung kanyang support. Ayan, so yun nga lang, parang kahirap, ano, no? Medyo lumiit yung kanyang itsura. Ayan. So dito, kung titingnan natin, parang resistance to, guys, yeah. Ayan. So this one is a possible support and resistance flip, no? So dating support ngayon is nag-a-act as resistance. Ayan. So ito siya, guys. Extend natin hanggang sa dulo dun. Ayan. So extend natin dito, right here. Good. So we have here the support, or yung first resistance natin kay AEV, you know? Tapos yung support natin is, wait lang, so tingnan natin dito. Support 42. Okay, kahit di na tayo magtingin dun sa may left side, kasi meron naman dito eh. So base dito. Okay, so si eto, si green box. Okay, palitan natin ng red yan, kasi resistance yan eh. Okay, tapos si red box palitan natin ng, okay, si red box tuloy, joke lang. Ayan, so eto si support. Ayan, so si red box na to palitan natin ng green. Okay, kasi siya ay support. Ayan, so based dito, guys, we have here, okay, so nakita na natin yung strong resistance dito kay AEV, ano? So we have here sa 45 pesos. So kung titignan natin, possible is makaakyat, no? So what if kung mag break out dyan sa may first resistance natin, which is very strong, which is very strong resistance. So syempre ang punta nyan is,
Okay, around here. So marami tayong touches dito, yeah. Yeah, so more likely dito muna tayo mag-i-stop, ano? So 45, tapos next natin is 47 point 3, ano? Dito. Ayan, so 47.3, malapit dito, guys. Yan. Okay. So we have here, or pwede pa natin ano yan. I-adjust ng konti dito, no? Ayan. So sige, i-adjust na lang natin dito. Ayan, para mas okay. Ayan, sa 48. Okay, so in-adjust natin, ano? Yan, parang minor lang kasi yun dito sa baba, eh. So based dito, ayan. So ang next key level natin dito for the resistance is here sa 48 pesos. First 45 and yung next is 48. And 48 pesos. So kung di naman makakapanik, guys, possible is malaglag dito yan. Yeah, so may support natin around sa 42 pesos. Okay. Tapos ibalik natin sila moving averages. Let's check this one. Okay. So ito 50. 100. Tapos si 200. So base dito. So this one is very strong, ano? And kung titignan natin, super lapit dito sa first resistance natin. Ayan. So let's see kung makakapanik nga. Kasi baka mahirapan to, eh. And especially, so look, guys. So this is very bad, ano? Bakit very bad? And kung titignan nyo, so possible, this one is death cross. Ayan. Bearish crossover, guys, yan. So take note, 200 to si red line, 200 day moving average, and si blue line is si 50 day moving average. And once, guys, na mag bearish crossover to, so I think okay, baka malaglag tayo, no? Ayan. Ayan, kasi sideways siya, tapos nagkikrehit ng lower highs, no? This is not good. Lower highs dito, eh. Since nung June, ano? High, lower high. Okay, lower high, lower high. Ayan, no? So, this is bad. For a boy, this baka bigla kasing mag crossover is ano, okay, malalaglag sa baba. Delicates to, guys. NK Cloud. Ayan, no? Diba? So, hindi siya makapanik. Okay, so tignan natin kung siya ay makakapanik, ano? Ayan. Pero I think mahihirapan to, eh. Mahihirapan yung makapanik. So tignan natin kung meron tayong confirmation dun sa ating mga indicators. So based dito, okay, wala. Okay, wala tayong confirmation dito. Meron ba? Kaya sa pagiging bullish, wala. Diba? Kasi lower highs pa rin, eh. Sa pagiging ano niya, bearish, meron, no? Okay, sa bearish perspective dito kay AEV, lower highs, eh. 1, tapos 2, okay, 3, 4, lower highs, guys. So delikado to. Delicate. Okay. So support natin dito is around here. Ito, support. So medyo ano, no? Medyo naninibago ako sa ano, eh, sa bagong interface ng Investa. Nag-update pala sila. Ayan, so this is the support. So that's why
siya ay nag-bounce right here. Okay, so we have here a nice bounce. So tingnan natin kung masusustain yan upside kasi marami na tayong harang sa taas dito kay AEV, no? Tapos kay MACD, so medyo ayan, so medyo galaw-gaw to, no? Ayan, no? So di natin alam kung liliko ba or hindi. Ayan, no? Okay, maraming fake out, eh. Fake out, tapos fake out. Okay, mahilig sa fake out, ano? Fake out. Okay. Ayan pa yun. Ayan, so di natin alam kung saan to papunta, no? Ayan, so tignan natin. Though meron siyang ano, no? Meron siyang bullish divergence, pero medyo mahina kasi flat dito, eh. So we have here flat. Okay, flat dyan, eh. Tapos ating mga indicator higher lows, no? Higher low, tapos higher low din dito. Okay. Ayan, no? Higher low. Ayan. Kaya tignan natin kung siya ay makakapanik upside kasi mayroong bullish divergence, eh. So, yun nga lang, medyo mahina kasi base dito, flat, eh, oh. Okay, so flat siya rito, guys. Flat. Ayan. And sa ating OBV rito, ayan, kung titignan natin, okay, wala pa siyang higher high, eh. Okay, so dapat mabasag niya to, guys, yung part na to. Ayan. Okay. So ngayon, wala pa tayong nakikita rito, guys. Okay, so good. Save natin yan. Tapos next natin, capability, AEV, JGS. Okay, so tingnan natin to. Si JGS. So for JGS. So tingnan natin to, guys. So based dito, so we have here a nice bounce. So this one is good. So, teka lang, ano, i-check muna natin. Ayan. So, we have here, okay. So, pwede dito tayo mag-ano, no? Mag-focus since nung 2020 January, nung nag-top out siya rito. Okay, so we have here double top, no? Okay. But before that, so, syempre, itago muna natin yung mga moving average natin. Let's hide this from 100 as well, 50 and si 200 and si cloud. Ayan, para mas kita natin, guys. So based dito, so we have here a breakout, eh. Okay, so nag breakout siya rito sa part na to. Ito yung June. So we have here first, second, and third, ano? Nung pan third, guys, is nag-breakout na siya. Okay. Bump and run, ano to, ano? Kaya possible. So, this one is bump and reversal pattern. Ayan. So, tignan natin. Ayan. Kasi nag-create siya rito ng base, eh. Ayan, no? So, we have here a nice base. Support to, no? Kaya pag sinabing base, ano yung support? So, we have here a nice base. Okay. Sa 57 pesos. 57 pesos, ano? And yung ating resistance dito kay JGS is, okay, so hanapin natin. So, more likely, okay, so pwede rito, ano, sa gawing taas. Ayan. So, dito, guys. Dito. Ayan. So, resistance is here. First resistance. Ayan. Saan?
What price? Okay, so we have here 66 pesos. Okay, so dun guys, ano, 56 pesos. Pero kung titignan natin, okay, resistance din to eh. Ayan, diba? Ayan, so resistance din to. Sa... Okay. Ayan, so malapit sa may 64 pesos, no? So kung makakapanik, pwede huminto dito yan sa may 66 pesos. Ayan, so next resistance niya, guys. Okay, so... Let's proceed sa moving averages. Ayan, so ito yung 50 natin, ano, si blue line. Tapos... Si 100, si green line. So, support to, guys, ano? Ayan, support. Minor support to. Based dito sa may price action natin. Tapos, si 200. Wow, so grabe, guys. So, this is good for JGS kung titignan natin. So, bakit? Kasi, na-manage niyang makapanik, no? Sa 200 day. So, this is good. Ayan. So, yun nga lang, dapat masustain, ano? Kasi pagka hindi nasustain yan, yun ang delikado. Katulad na to, oh. Nung July, ano? Ayun, oh. So, nakapanik sa 200, tapos, ayun, bumalik. Peak out, no? Peak out. So, this one is second breakout niya rito sa 200, eh. Okay? So, tingnan natin kung siya ay mapupush upside. Ayan, para butasin to. No? Ayan, so tingnan natin. Kasi wala pa tong ano eh. Higher high ulit eh, no? Ayan, no? So, we have here series of higher lows lang. Ayan. So, meron tayong trend line dito kay JGS. Since no COVID crash, first touch, second touch, tapos third touch, no? And kung siya ay bubuhusan possible, mag-hold muna dito, yan. Dito guys, no? Sa may 60 or 61 pesos. And si Cloud, good. Ayun, no? So, nag-hold siya dito sa taas ng cloud kasi may flat line eh. Ayan. So, sabi natin, pagka meron tayo nakitang flat line sa cloud, okay, pwede natin gamitin as a support and resistance yun. So, this one acts as a support kay JGS. Then kay ano RSI. So let's see kung makakapanik dito, no. So this one is a resistance. It is very clear. Okay? So dapat mag-create siya ng another higher high. Ayan. So tignan natin. Tapos dito kay MACD series of wait lang. Ayan, no? So, we have here a flip, no? So, from series of lower highs, so, this time is nag-re-hit naman siya ng higher high. So, this is good. Ayan, pero sana masustain to, no? Si higher high. So, dapat mag-print out ulit siya ng another higher high sa Tuesday. Ayan. Then, for OBV, tingnan natin kung meron tayo makikita rito, guys. So, base dito, we have here. Okay, so medyo matigas to, guys. So, sana makapanik, no? Si JGS kasi matigas to na resistance, eh, oh. Since noong 2015 pa to. This is very, very crucial for JGS, no? Ayan, so dapat mag-breakout siya dyan. Tapos, dito sa part na to, parang meron siyang trend eh. Ayan, no?
So this one is an uptrend, no? So ano siya? Ayan, pa-uptrend siya, no? Pataas. So yun nga lang, ang kulang natin dito is higher high. So this one possible is, okay, anong pattern to? So possible this one is a triangle pattern, no? Which is ascending. Ayan, ascending triangle pattern. So tignan natin kung magbe-breakout. So what if kung hindi, possible sell off muna tayo dito. Ayan, sa may trend line natin. So i-save natin yan, save. Ayan, so medyo nahihirapan akong magsalita at may sipon ako. Ah. So let's move on. CGS, okay. Si SCC, hindi naman ano yan eh. Blue chip eh. Nasipa na siya sa may list ng mga blue chips. Si AP. Okay, ayoko yan. Okay, namili eh. So next natin si SMPH. SMPH. So tingnan natin kung meron tayong makikita rito kay SMPH, no? Alright, so dito, so medyo hindi natin maintindihan ang drawing at okay, kalat-kalat. So i-reset natin. Yan, tapos let's hide the moving averages. 150, 200, Inaswell, Ichimoku. Ayan. Okay, para mas clear, no? Mas clear. Ayan, so based dito guys, ang ating resistance is around here. So medyo matigas to guys, no? Ayan, no? Series of touches dito sa part na to. Ayan. Okay. Then yung support natin, support is more likely dito guys. Ayan. Support. So baguhin natin to. Since siya ay support, dapat yung color niya is red. Or green pala. Ayan, green. Support, green na na. Tapos pag resistance, red dapat. Ayan, para clear guys. And right now, kung titingnan natin, okay, so we have here, ayan, sa may 34.6 pesos, ano? So dito guys, ayan o, okay, tapos eto pa, per second third test, okay? So what if kung siya ay mag-breakout? So kung magbe-breakout yan, so possible, ang next target natin dito is here. Okay, so hanapin natin medyo, ayan, so manipis yung candle natin. So dito, no, sa 36, okay, pwede dito 36. Ayan, so dito guys, ipalitan natin ng color since siya ay resistance. So gawin natin red. Ayan. Ay, ba't di naging red? Wait lang, ito pala. Okay, red. Ay, ba't ba green? Ano ba yan? Red. Ayan, good. So sa part na to, ayan, kung titingnan natin, we have here first resistance sa 34.5. Okay, so malapit dito guys, ano, 34.5 or okay, pwede natin sabihin 35. And yung next is 36. Ayan, so malapit dito, ano, sa 36 pesos. So tignan natin kung siya ay maipupush upside. So since noong
COVID crash. So we have here is like sideways siya, no? Sideways, we have here. Ayan, parang ano siya eh. Adam and Eve double bottom pattern, no? So medyo steep to. Medyo steep yung ating isang bottom. Tapos yung isa naman is rounded. Double bottom pattern, no? Adam and Eve. Okay, tama ba yung sinabi ko? Nakalimutan ko na eh. Adam and Eve double bottom. Double bottom. I-check lang natin ano. Ayun no. Di ba? Though kasi ano eh. Parang hindi rin siya double bottom eh no. Kasi base dito dapat yung isa steep eh. Si Adam dapat is steep. Ayan, so tignan natin dito. Okay, ayun oh. Diba? So, yung isa medyo steep. Tapos, ayun. Ayan. So, anyways, kahit ano pa naman pattern yan, still sideways pa rin yan eh. Diba? Still sideways pa rin to. Si SMPH, guys. Ayan. So, base dito, super haba ng wick eh. Dito sa baba. Okay? So anyways, yung support naman natin kung di siya makakapanik upside is around 31.5. Yan, so dito guys, malapit dito, no? 31.5. Ayan, 31.5 guys. Tapos ibalik natin yung mga moving averages natin. Let's start with 50. Okay, malayo. 100. Okay, medyo malapit. And si 200, ayun. So, we have here the second retest. And nag-breakout siya guys, no? Nung first retest, nung October, pero binuhusan. Okay? And right now is, nag-breakout ulit siya. So, tignan natin kung masusustain to. Okay? So, sana guys, sana. And yung cloud natin, good. So, nasa taas na siya ng cloud. So, this is good guys. Okay. And sa ating mga indicators, so we have here a bounce. We have here a relief bounce. So, sana masustain tong relief bounce na to, no, sa RSI. So, support is here. Support. So, syempre, pag support, berde dapat dyan. Berde. Ayan. Okay. So, berde dapat dyan. So, what if kung hindi masustain? So, yun ang delikado. Baka bumagsak ulit dyan sa may baba ng 200-day moving average. Tapos, dito, series of lower highs, no? So, dapat kung talagang bullish siya, since lower highs to, dapat mag-print out naman siya ng higher high. Okay? Since wala pa, kaya let's see. So, based dito naman sa kanya MACD line, okay, parang nag-flip pataas. Okay? So, let's see. Tapos, kay OBV, i-check muna natin to. Let's check this one. So, base dito. Ayan, pabagsak. Ayan, pabagsak ng pabagsak, guys. Si SMPH. Since noong 2019. Ayan, no? High, lower high, lower high, lower high, no? Ayan. So, base dito. May support ba tayo? Support. Support. So, dito ang support natin. Ayun, so nakita na natin, ano. Support is here. Ayan, support. Tapos, yung resistance natin dito is... Ayan, so more likely, dito muna tayo.
dito guys sa area na to. First resistance, tapos yung second resistance is here. Yan. Okay. So, hindi na natin babaguhin yung kulay at nagtatagal tayo. Ayan. So, kung di makakapanik to, possible another lower high. So, meaning bad. Bad news yan for SMPH. Save natin. Okay, so let's move on. So next natin kay SMPH is Ali. A-L-I. Ali. Okay. So tignan natin kung ano yung pinakagalawa ni Ayala. Okay. So based dito, ayan. So tignan natin ano. So yung strong support natin dito is here sa 30 pesos. Kaya so very evident naman ano. At i-hide muna natin yung mga moving averages natin. Tapos si Cloud din. Ayan. So based dito, yung strong support natin kay Ali is 30 pesos. Okay. Tapos yung resistance natin is more likely dito eh. Ayan o. So 35. Okay, malapit dun ano. Dito guys. Ayan. Dito 35. Ayan. Oops. 35. Okay, so i-adjust natin ang bahagya. Okay, so 35 na ba to? Ayan, so i-adjust pa natin ng konti. 34. Ayan. So more likely dito malapit sa 35, no? Ayan. So pretty obvious naman. Ayan, so dito siya nag-ano, no? Pwede natin i-adjust yung outside. Ayan. So based dito, so we have here resistance. Okay, gawin natin red dyan, ano? Ayan. So 34.5 to 35 pesos. Ayan. So tignan natin kung magbe-break out dito. Then yung support natin, so meron tayong minor support dito sa 32.3. Okay, malapit dun, ano? Sa 32 pesos. So, tignan natin kung siya ay magre-retest dito. Then, sa part na to, so, we have here a breakout. Okay, kabe-breakout lang na to. Na fresh breakout, guys. Since noong 2019. So, this is good. Good news for ALI holder. Okay, so, we have here series of touches eh. Series of touches per second. Tapos, ayan pa. Ito pa. Ayan, dami, no? Okay. Tapos, dito sa part na to, noong October lang siya nag-breakout dito. So, this is good, no? So, sana this one is the start of the new trend kay Adi. Okay. Tapos, possible din. So, this one is a strong support, which is an uptrend, no? So, from here, no COVID crash. Tapos, September. Okay? Tapos, October. So, tignan natin kung siya ay pupunta pa rito, no? Ayan, sa gawin na yan. So, ano lang. If ever na siya ay buhusan. So, possible dito or dito. Ayan, basta malapit dito sa may trend line natin. And sa ating mga moving averages, let's start with 50. Okay, good. So, meron tayong confluence dito kay 50 day, ano? Tapos, kay 100, ayun. So, meron tayong mga confluence sa ating moving averages.
So doon siya nag-hold sa may 100, tapos bounce. Then kay 200. So this is very crucial, guys. Ayun, no? So meron tayong mga confluence and na drawing nating support and resistances or supports and resistance, no? So sa part na to, okay? So let's see kung siya ay makakapanik upside since this one is still bearish pa rin kasi nag-retest. Retest dito sa may 200, so na-touch lang niya pero binuhusan ulit eh. Pero nag-hold naman dito sa may 100 day. Ayan, so tignan natin this November kung maganda ba ang pasok ni Ali. Ayan, no? And sa cloud, okay, so nasa taas na siya. So ang pinaka ano dito, crucial part is dapat makapanik siya rito sa may 200 day moving average. And as well sa ating RSI, kung titignan natin, breakout na din. Tapos we have here a relief bounce. So from the overbought area, we have massive sell off. Tapos push. So we have here a relief bounce. Pero okay, possible din ano, na siya ay mag-retest dito sa kanyang support. Ayan. So we have here first, second, third, and fourth. Ayan. So kung di siya makakapanik, bang. So dito yan, ano? Ayan. So tignan natin. Then for MACD, so we have here series of lower highs. So tingnan nga natin kung makakapanik. Lower highs at wala pa tong higher high, guys. So let's see. This Tuesday. This coming Tuesday, guys. And KOBV, so based dito, guys, kung titignan natin, so nagdrawing tayo ng left shoulder dati or head and shoulder pattern dati, no? Ayan, oh, head and shoulder to eh. So sa part na to is bounce, ano? So we have here 1, 2, 3, third bounce, fourth bounce, fifth and sixth bounce. So this is good, no? Kasi hindi siya nabasag, ano? Dito sa kanyang neckline. So this is good, guys. Ayan. Then na support natin for this one kay Ali is more likely saan? So possible dito, guys, malapit dito support. Ayan. Support, guys, dito, no? Tapos yung resistance is more likely dito. Ayan, so dito, guys, resistance. Red. Ayan. So i-save natin si Ali. Save. So anyways, malamig na rito, no? Kaya stay safe, guys, sa inyong mga tahanan at be prepared palagi sa mga mangyayari kay malapit ng mag-landing yung bagyo, no? Parang airplane lang eh, landing eh, no? Landfall pala. Ayan. So next natin is okay, tapos na tayo dito kay Ali. Tapos ayan, so eto si MER yung ano natin isunod. MER. So i-try natin to, no? So let's try this one. So based dito, guys, okay, so unang tingin pa lang natin siya ay bullish na, no? Ayan. So mag-hide muna tayo ng mga moving averages at si cloud din. Okay? Tapos burahin na rin natin to. So based dito, guys, medyo okay, maganda na yung ano na to eh. Ayun, no, maganda na itsura niya, no? So tignan natin. So based dito, we have here resistance to, guys. Right now siya ay nasa resistance, no? Ayun, no? Resistance.
Okay? So what if kung magbe-breakout si MER dito sa may 300 pesos? So next target natin is more likely dito, guys, malapit dito. Ayan, sa 310 pesos. Okay, so very evident, no? Since no COVID crash, grabe guys, yung bagsak. Oh well, sa part na to, so magiging support natin is, okay, sobrahin nga natin to. Flat eh. No? So base dito, support is here sa part na to. So dito guys, dito. Ayan. Support. Okay, gawin nating berde. Support eh. Ayan. Good. So sa part na to, we have here. Okay. So parang double bottom to, no? So base dito. Ayan. So ang first support natin dito is 280 pesos. Tapos yung next is 260, malapit dito, no? Ayan. Then yung first resistance is 300. And yung second resistance is 310 pesos, malapit dito, guys. Ayan. Tapos ibalik natin si moving averages. Okay. Let's start with 50. Okay, so meron tayong confluence dito, no? Sa may first support natin. And 100. Okay, good. Tapos kay 200. Very, very good. Okay. So, based dito sa ating moving averages, si Meralco or si MER is bullish, no? Tapos i-confirm natin sa cloud. Ayun, so nasa taas siya ng cloud, ano? So bullish to, guys, based sa ating moving averages and cloud. Ayan. So sa part na to, ayan kay RSI. So series of higher lows and higher high. So meaning bullish, ano? Ayan, no, bullish siya, guys. Bullish. Okay, so we have here uptrend. Okay, so tayo ay pa-uptrend, guys, dito kay MER. And sa ating MACD, so nag-create na siya ng higher high. So this is good. Higher high, guys, no? So sana ma-sustain, kasi nasa ano na siya, resistance na si MER right now, ano? And sa ating OBV, let's check this one. Okay. So sa part na to, strong resistance is here. Ayan, okay. So baka ma-pinch up to dito si MER, ano? So tingnan natin kung makakapanik. Strong resistance to eh, since noong 2017 pa. Okay, 2017 breakout siya doon, tapos nakabalik sa baba 2019. So from 2019 and up to present, so parang ano to, no? We have here cup with handle pattern. So this is the cup. Okay, cup, tapos we have here handle. Ayan. So tignan natin kung this one is a reversal pattern. This part is reversal pattern. So tignan natin, ano, kung siya ay makakapanik upside. So pagka nakapanik yan, super bullish na si MER. So save natin to. So next natin si, okay, so hanap muna tayo, guys. Hanap tayo, MER, URC, ito si URC, guys. Tingnan natin ito, si URC. Si URC,
URC. Okay, so tingnan natin to. So based dito guys. Okay, so tingnan muna natin kung may bagong trend ba to. So based dito, okay, kung itatago natin itong mga moving averages natin, and so wala pang breakout to, no? And so based dito, we have your series of touches, downtrend line to guys, no? Eto, ayan, first tapos lower high, okay, tapos second retest, lower high ulit, tapos third retest, lower high ulit. So sa part na to, tignan natin kung makakapanik si URC upside kasi wala pa tong breakout eh, and more likely ano, dapat mag breakout to kasi meron tayong trend line dito sa baba. Ayan na, first second bounce, okay, third bounce, and possible, so this one is mag breakout na, hopefully, no? So sana mag-breakout na nga siya guys. Ayan, kasi overdue na rin to eh, no? Since nung COVID crash. Ayan, so dapat makapanik siya rito sa may first resistance natin. Ibaguhin natin yung kulay sa 140 pesos. Ayan, so dapat makapanik siya dyan, ano? Sa 140 to 145 pesos. Okay? To create another higher high. Ayan. Tapos ibalik natin yung mga moving averages natin. Let's start with 50. So ayun guys. Tapos 100. Okay, support dito sa baba. Then si 200. Ayun. So this one I think is ano naman siya, no? Good siya. And kasi meron tayong confluence sa ating first support dito sa 130s. Okay, so dito guys, sa area na to. Ayan, so tignan natin kung this is a real breakout or not. Ayan. Tapos sa cloud. Ayun, so paano pa lang siya, ano, paakyat pa lang guys sa cloud. So tignan nga natin. Then for RSI, so still sideways pa rin to, no? Since nung June, so sideways pa rin. Okay, so based dito, dito siya nalalaglag. Yan, so ito yung support niya, no? Major support. Ayan. Though dito meron din eh. Ayan, no? Okay, support din yun guys. Ayan, so tingnan natin kung makakapanik kasi lower highs pa rin to eh. Ayan, no? Lower highs, no? High, lower high, lower high. So still bearish pa rin to. So sana makapanik upside. O, tapos meron tayong trend dito since nung June, no? First, second, tapos third. So let's see. Tapos dito kay MACD, still lower highs pa rin. So kung talaga magiging bullish to, dapat siya ay mag-print out dito ng higher high. Ayan, so tingnan natin sa Tuesday kung ano yung mangyayari dito kay URC. Tapos okay, so sa part na to, so this one, okay, parang ano siya, no? Cup pattern. Pero okay, kung titignan natin, wait lang ah. Ayan, so pwede siyang cup pattern, tapos pwede rin siyang inverse head and shoulder pattern. Ayan eh. Okay, baguhin natin, no? Wait lang. Ipapakita ko lang yung sa ano, yung sa inverse head and shoulder pattern. Naghahang na naman, naghahang siya. Okay. So dito,
Ayan, no? Diba? So, we have here left shoulder, head, tapos ayan, left shoulder, head, right shoulder, no? Ayan, so pwede rin tong cup pattern. Kung ang pag-uusapan natin is yung horizontal support. Ayan, so ito siya, no? Ayan, kung buburahin natin to, so we have here horizontal support, so dun siya nag-hold. Ayan, so this one is cup. Okay, tapos handle, inverse cup with handle pattern. Ayan. So still nag-hold naman siya ron, kaya still bang-bang pa rin to, no? Good pa rin, good. So yun nga lang, dapat mag-break out siya. Okay, sa part na to, no? Ayan, so dapat mag-break out siya rito, guys. So we have here first, second lower high, or first high, tapos lower high, lower high. So dapat mag-break out siya rito, guys. Okay, so we have here the, or the horizontal resistance around here. Ayan, so dapat basagin niya yan, guys, para makapanik siya sa taas. Ayan, good. So save natin to sa URC. Okay, ayun. Tapos next natin, so tapos na tayo kay, okay, ano ba tong ano natin, last natin, si URC, ano? URC, tapos URC, neto si GT Cup. So I think last na to, no? For this video, si GT Cup. Ayan, so i-check natin to. Hindi yata na search. So anyways, kung mamaya is maingay na at andyan na yung bagyo. Ayan, so eto na siguro yung magiging last video natin for this day. Okay. Pero kung hindi naman gaanong malakas yung ulan at kaya namang mag-record, so syempre magkakaroon tayo ng part 2 sa ating blue chip stock na video. Ayan. So this one is more likely the part 1, ano? So if ever man na pwede pa tayo mag-video, it's either mamaya or bukas. Okay? Ayan. So based dito, guys, we are still in a downtrend, no? So very obvious, guys. 2016 nag-top out dito. Top out, lower high, lower high, lower high. And sa part kasi na to, so we have here, wait lang, ano? So itago muna natin to at medyo intrusive, eh. Medyo magulo, eh, no? Ayan. So base dito, so we have here, ayan, no? So grabe to, guys, na pattern to, no? Grabe, guys, to. Ayan, no? So we have here super big. Ayan, no? Super big na inverse head and shoulder pattern. So grabe to, guys. Okay, ayan, no? So we have here left shoulder, big head, tapos right shoulder. Ayan, no? Oh, diba? So nabasag, guys, yung neckline, kaya delikado to, no? Delicate si GT Cup. So yun nga lang, dapat maano to, eh. Since then, okay, kung titignan natin to,
since no COVID crash. Ayun eh, nabutas eh. Butas. Okay. Since then, noong March, COVID crash. So, sideways siya, no? And right now, kung titignan natin, is nag-hold siya rito sa part na to. Ayun, no? So, we have here hold sa 420 pesos. Dito, guys, kasi marami tayong touches dito, eh. Ayun, no? First, second touch, third, fourth, and fifth, and sixth, no? So, sa part na to, more likely, ayan, so possible this one is third wave, no? Ayan, so kung ito yung pag-uusapan natin, so possible this one, first wave to eh. First wave, tapos pullback, then bang, okay? So, tignan natin. So, syempre, kung eh, sa part na to is siya ay magra-rally talaga, dapat mabasag niya muna to. Ayan, so ito yung kanyang next resistance eh. Next resistance yan, yung nating red. Ayan, so what price? So dito sa 450 pesos. Ayan, so tingnan natin, still sideways pa rin guys eh, no? Kaya hindi ako magiging bullish dito kay DT Cap. Pero based sa fundamentals, okay, pagka kinompute natin yan using Graham's number, so siya ay parang undervalued ata siya ngayon eh, no? Ayan, so tignan natin kung may time pa tayo sa mga susunod na araw or sa next week. I-check natin yung kanyang ano, no? Fundamental si GT Cap. So base dito, so let's see, no? Tapos ibalik natin yung kanyang moving averages. So 50, okay, 100, okay, support yun eh, ayun, no? So meron tayong confluence, ano, kay 100 support, tapos kay 200, ayun, wang-wang. Medyo malayo pa to guys, no? Okay, malayo pa sa katotohanan pa. Ayan. So, sa part na to, let's see naman sa cloud. Good. Okay, so nag-hold siya rito sa may taas ng cloud. Ayan. So, tingnan natin kung siya ay magre-retest dito sa kanyang 200-day moving average. So, possible this one first wave to eh. So, tignan natin, ano, kasi sideways pa rin eh. First, second, third wave. Okay, so tignan natin kung magiging, ano to, ano, successful si third wave. Ayan. So, dapat mag-breakout siya rito eh. Okay? So, let's see. No? Then, for RSI niya, so, we have here strong support. That's why nag-bounce siya, no? Ayun, no? Okay, malapit sa may support. And sa ating MACD, okay, so this is very crucial kasi lower highs. So, dapat mag-print out siya ng higher high kung siya ay magiging bullish. Pero still, in the long run, okay, baka mahirapan to eh, no? Ayun, no, wala pa sa 200 eh. Okay, so medyo matagal pa yan, no? And sa part na to, so we have here a nice bounce. Okay, kaya si ano, no, si OBV, si on balance volume, is pwede rin tong ano eh, gamiting indicator talaga. Yeah, para makita natin yung talagang trend ng isang stock, no? Kung siya ba ay binubuhusan, no? Or kung siya ba ay nag-accumulate. Okay? So base kasi rito yung ano niya, yung demand zone niya is here sa part na to. So that's why
Ayan, pagka natatouch to, nagkakaroon siya ng super bounce, no? Big bounce, guys. Ayan, no? Big bounce, big bounce, big bounce, big bounce. Okay? Ayan, yun. Diba? Okay, so this is very, very good. Okay? Ayan. So, let's see. Ayan, so tignan natin kung makapag-video pa tayo para sa part 2 ng blue chip stocks. So, I think that's it for this video. Salamat sa pakikinig at panonood at sa inyong mga suporta. Don't forget to like our video right now kung ito ay may value sa inyo, guys. Ayan, para ma-motivate naman ako kahit konti. So, salamat po. Bye-bye!